Sa nakaraan nating video ay ipinakita natin na hindi talaga biro ang pagkakaroon ng napakaraming basura sa ating kalawakan. Sa katunayan ay tinatayang 100 milyon na ang mga basura na kasalukuyang nagpapaikot-ikot sa labas ng ating atmosphere. At 23,000 sa mga ito ang posibleng ikapahamak ng ating mga astronaut. Kung hindi nyo pa napapanood ang part 1, ay masuggest ko lang na balikan nyo muna upang mas maunawaan nyo ang videong ito. Okay. Pero kung napanood nyo na, ay tara, simulan na natin ang part 2. Ito ang 6 na astronaut na kasalukuyang nagtatago sa Soyuz ng ISS. Tahimik silang nag-aantay sa pagtama ng isang debring sasalpok sa kanila. Ito na marahil ang pinakamahirap na parte sa mga astronaut dahil wala ni isa sa kanila o maging sa opisina ng NASA ang may kontrol ng bagay na ito. Hindi na nila kaya pang iliko ang ISS upang maiwasan ang debris na ito. Abot-abot ang kanilang kaba pero ilang sandali pa ay nakatanggap na sila ng tawag mula sa mission control. Sinabi na nakalagpas na raw ang debris na muntik nang pumatay sa kanila. Ayon sa mission control, ay napakanipis na distansya lang ang pagitan at siguradong sapul sila ng bagay na ito. Dito rin nila napag-alaman na mas malaki pa ito sa bola ng football. Ibig sabihin, kung tumama ito sa kanila, ay siguradong mawawasak ang malaking bahagi ng space station at walang kasiguraduhan kung makakapag-andak ba sila ng maayos upang makauwi dito sa Earth. Sa kasalukuyan, ay libu-libong mga bagay ang malayang nagpapaikot-ikot sa ating kalawakan. Sa pagkakataong ito, ay medyo pinalad sila, pero sa mga susunod na pagkakataon ay baka hindi na. Kaya naman, labis-labis ang panawagan ng United Nations na iwasan ang pagpaparami ng mga basura sa kalawakan. Sa katunayan pa nito, matapos ang nasabing insidente, ay may ilang pagkakataon pa na tinamaan ulit sila ng maliliit na debris na kasing laki ng takip ng ballpen. Buti na lang at ganito lamang ang mga natamo nilang pinsala. Kung mas malaki pa ito, ay siguradong kapahamakan ang kahantungan ng ating mga astronaut. Ito si Donald Kessler, isang scientist mula sa NASA. Ayon sa kanyang pag-aaral, kung patuloy pa tayong magpapadala ng mga tao, mga satellites at mga rovers sa kalawakan, ay dadami ng husto ang mga basurang ito. Darating ang araw na hindi na natin ito kayang pangalagaan pa. Kung ito ay magpapatuloy, magbubunga ito ng delay sa signal ng mga satellites, babagal ang internet at magkakaroon ng maraming glitch. Ang pag-withdraw sa ATM ay hindi na magiging ligtas pa. Kabi-kabilang scam ang mararanasan natin. At kung ikaw ay mahilig mag-shopping online, ay baka hindi na makarating sa iyo ang order mo. Dahil magkakaroon ng problema sa GPS tracker ng mga kumpanyang gumagamit nito. Ayon sa makabagong pag-aaral, ay nagmimistulang singsing ng Earth ang mga kalat na ito. Ang mga maliliit at malalapit na debris ay nahihila ng ating gravity at natutunaw sa ating atmosphere. Pero ang mga malalayo sa atin ay nananatiling umiikot sa gitnang bahagi ng Earth dahil sa magnetic field nito. Ito ang dahilan kung bakit naiilagan ito ng mga scientist kung sakaling lalabas sila ng Earth. Pero paano naman natin mababawasan ang mga basurang ito? Ang United Nations ay inimbitahan ng iba pang mga bansa upang gumawa ng plano kung papaano linisin ang mga basura sa kalawakan. Mayroong nagmungkahi na maaring maglabas ng napakalaking magnet o anumang bagay na maghihila sa mga basurang ito papalapit sa Earth. At kapag nahila na, ay susunugin naman ito ng ating atmosphere. Pero hindi ito ligtas gawin dahil hindi lahat ng bagay ay kayang matunaw sa ating atmosphere.
gaya na lang ng matataas na uri ng bakal. Ang iba naman ay nagsasabi na maaaring gumawa ng malaking laser upang tunawin ang mga ito sa kalawakan mismo. Ang dalawang planong ito ay para lamang sa malalaking debris sa kalawakan, paano naman yung mga maliliit? Ito ang tinatawag na ED Orbit, gawa ito ng European Space Agency o ESA. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang malaki at matibay na lambat ay kukolektahin ang mga kalat. Ang mga light materials ay ilalapit sa ating atmosphere upang agad itong masunog. Ang mga matitibay na bagay naman ay iuwi pabalik dito sa Earth. Take note mga kapantas, hindi lang ito basta plano, nakatakda itong gawin sa taong 2025. Ito naman ang bansang Switzerland. Mayroon silang tinatawag na Clean Space 1 program na kung saan ay itutulak ang mga basura papalayo sa Earth at hayaan ang mga ito na bumangga sa mga ligaw na asteroid at matunaw sa init ng araw. Ang makinang ito ay tinawag nilang Swiss Cube 1. Plinano nila itong paliparin noong 2018 pero bigo sila dahil sa mga nararanasang problema. Pero hindi sila sumuko at nakatakda na itong paliparin sa taong 2025. At alam nyo ba mga kapantas, napakaraming mga teknolohiya pa ang nakaplanong paliparin sa kalawakan 10 taon mula ngayon. Siguraduhin nyong lagi kayong nakasubscribe at nakaklik ang bell icon para lagi kayong updated sa mga new technology sa ating kalawakan. Sa ating pagtatapos naman ay marahil natanong nyo rin sa inyong sarili kung may chance bang mahulog at tumama sa atin ang mga debris na ito. Ang sagot ay oo. Sa katunayan, noong taong 1978, aksidenteng nahulog sa Canada ang isang satellite mula sa Russia na may bigat na hindi bababa sa 900 kilo. Mabuti na lang ay walang nasaktan sa aksidenteng ito. Taong 1997 naman sa Oklahoma, ay isang maliit na bahagi naman ng Delta II rocket ng US Air Force ang nahulog at bumagsak sa balikat ng isang babae. Wala nang balita pa kung ano ang naging kalagayan ng babaeng ito. Ang mga ito ang dahilan kung bakit nagkukumahog ang mga dalubhasa, kung papaano mababawasan ang mga basurang ito. Kaya ang payo ko sa inyo mga kapantas, kung gusto nyo maging astronaut, scientist o businessman, ay siguraduhin nyong hindi makakasama sa ating planeta ang inyong mga proyekto o produkto. Tandaan, maaaring kumita nang hindi sinasaalang-alang ang kaligtasan ng nakararami. Dapat laging i-priority ang kalikasan dahil hiram lang natin ang mundong ito. Yun lamang po para sa video ng ito. Ngayon dumako tayo sa ating shoutout. Shoutout kay Kulin, Shanna, Atea, Mark Angelo at Glennard. Sila ay kabilang sa mga young learners natin. Nakakatuwa dahil nakahiligan nila ang mga ganitong klase ng video. Kung wala ang mga batang ito, ay wala rin si Mr. Pantas. At syempre, kasama ka na nanonood ng video ito. Maraming salamat po sa solid na suporta. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.